Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw, isa pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-compute ng aircon load pagdating sa ating bahay. And then guys, alamin din natin kung ano nga bang desired na breaker at sukat ng wire na gagamitin natin para sa ating aircon unit. And then pagdating naman sa ating bahay, normally ang ginagamit nating aircon is mga window type na aircon lang. Ngayon, pagdating sa ating aircon is meron tayong iba't ibang horsepower na tinatawag. So, meron tayong 1 horsepower, 1.5 horsepower, 2.5 horsepower, and so on. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba yung desired na breaker na pwede nating gamitin para sa kanya. Ngayon, isa sa harapan ko, isa nagbigay ako ng example para dito sa ating competition. Ginawa kong example is meron tayong 1.5 horsepower. So, ito siya. So, ngayon, ang gagawin natin is depende tayo kay Philippine Electrical Code. Okay. So, sabi ni Philippine Electrical Code, ang ating 1 horsepower is pumapatak siya ng 746 watts. So, ang mangyayari to guys, yung ating 1.5 horsepower is imo-multiply natin siya sa 746 watts. And then, yung kalalabasan niya is 1,119 watts. So ibig sabihin is 1,119 yung total wattage ng ating isang aircon. So yung ating 1.5 horsepower. So malinaw tayo doon. Now, yung ating 1,119 na watts is i-divide natin siya guys sa ating constant voltage dito sa ating lugar. So ano nga ba yung constant voltage na yun? So dito sa ating lugar is 230 volts to 250 volts. So given na guys yung ating supply. So i-divide lang natin yung ating watts dito sa ating 230 volts para makuha natin yung amperes. Okay. So 1,119 watts divided by 230 volts. So ang kalalabasan niya guys is 4.86 ampere. Okay. Ngayon, sabi ni Philippine Electrical Code guys, kung ang ating branch circuit conductors is a single motor compressor, dapat hindi siya bababa ng 125%. Kaya, imo-multiply natin siya sa 125%. So, yung ating total amperes na kinalabasan kanina is 4.86. So, imo-multiply natin siya sa 125%. So, ang kalalabasan niya is 6.07. So, base ito guys kay Philippine Electrical Code. Ngayon, ang sabi pa ni Philippine Electrical Code, kung yung ating aircon load is a continuous motor, dapat hindi siya mag-i-increase ng 250%. So, ang gagawin natin is i-multiply ulit natin siya sa 250%. So, 4.86 times 250%. So, ang kakalabasan niya is 12.15 amperes. Ngayon, dito, sa akin nalabasan niya, dito na tayo guys, magde-desire kung ano nga ba yung sukat ng breaker na gagamitin natin at sukat ng wire. So, ang kinalabasan guys is 12. Ampere. Itong 12.15 ampere, so saan siya malapit? So, malapit siya sa 15 ampere. So, sa 15 ampere siya malapit. 15 ampere. So, ngayon, ito ang tanong. Yung ating 15 amperes ba is pwede natin gamitin para dito sa ating 1.5 horsepower kasi 12.15 amperes lang yung ating computation. So, pasok siya rito sa ating 15 amperes. So, ang mangyayari guys, isa hindi natin siya pwedeng gamitin yung 15 amperes para sa ating 1.5 horsepower kasi yung 15 amperes is hindi siya pasok sa ating safety factor. Safety factor ng 15 amperes na circuit breaker, so kuhain natin. So, 15 amperes times 80%, so ilan? So, 12 amperes lang yung kanyang safety factor. So, hindi siya pasok. Ngayon, ang gagamitin nating circuit breaker is 20 ampere. So, kukuhain natin guys yung safety factor ng 20 ampere, so times 80% natin. So, ilan? 16 ampere. So, 16 ampere yung inalabasan kapag kinuha natin yung safety factor ng ating 20 ampere na circuit breaker. So, pasok siya guys dito sa 12.15
15 ampere. So, kaya 20 ampere yung ating kinatong circuit breaker para sa ating 1.5 horsepower. So kung 20 amperes yung gagamitin natin circuit breaker, ang gagamitin nating wire dyan is number 12 or 3.5 millimeter squared na sukat ng wire ang gagamitin natin. So ganun lang guys yung idea natin pagaling sa ating computation ng ating aircon load. So ngayon guys, sana may naintindihan kayo. So ngayon is mag-shoutout na tayo. So shoutout tayo kay Sir Hernan Porcadilla ng San Pablo, Laguna. Sir, shoutout sa inyo. And then shoutout tayo kay Jiner Pabian ng Ontario, Canada. So sir, maraming salamat sa suporta sa channel natin. Hanggang dito na lang guys, sana may naintindihan kayo. So sa mga di pa sa akin nagsusubscribe, subscribe na kayo and click the notification bell para lagi kayong updated sa akin bagong video. So sa mga gusto magpa-shoutout, ang gawin nyo lang, lagay nyo lang yung pangalan or comment sa akin YouTube channel and address. So maraming salamat sa inyo muli and see you in my next vlog. Thank you.